Alright. Nireview ko yung isang video before ako nag-live ulit, ay nag-record. May inconsistency ako sa sinabi ko. When I said, look for a woman if you're a guy and look for a guy when you're a woman. I am not saying that you have to look. Ibig sabihin yung search and you... Sabi nga, di ba, huwag ka maghanap. Ang point ko lang doon is pray for. Okay? And wait for, okay, the right person. Kung lalaki, go for what God has designed for us. Okay, yung lalaki, babae, babae, lalaki. Now, again, uulitin ko, kung hindi yan ang paniniwala mo, hindi kita pinipilit. Kung gusto mo sa kapwa mo, then it's your life. Okay, but sabi ko nga, gusto ko rin na lahat tayo ay makarealize. Marami akong kakilala na dumaan sa ganyan, hindi sila total na naging masaya. Kasi yung tawag lang ng kanilang laman, pressure ng kapaligiran ng kaibigan, influence, kaya niya nagawa yon. And wrong mindset, wrong teaching, wrong learning. Kaya nagawa yon. Pero lahat tayo ay dadaan sa pagkakamali at lahat tayo ay dadaan sa realization sa buhay. Panoorin mo yung video ko about realization. Okay, move na tayo. Gusto ko lang i-clarify yon. YouTube receive a badge. Okay, so move tayo. I think this will be the last installment for this video. Okay? Ano ba yung tawag ko dito? Inbox Wednesday. Parang cute, no? Now, let's move. Hi, Nijeron. It's me. Uy, Genevieve. Nakuha yung pangalan mo. Ah, I think ibang... Hindi to totoong pangalan kasi ano na siya, oh. Wala nga siyang picture. I need advice, boss. Sana maging aral itong naranasan ko sa isang lalaki. Matagal na nangyari ito. Ako yung nagpatingin ng motibo. Ayun, dinala niya ako sa isang motel. May nangyari physical intimacy sa amin pero walang ganun. Walang P. Ang bigat ng feeling, sabi niya, binata siya. Kaso ngayon, kung nalaman may asawa pala siya, bakit ang sabi mo, binata ka? Napakanta naman ako. Wait lang. Kaya pag tinawagan ko siya, saradong cellphone niya. Pag tinetext ko, siya, di siya nag-reply hanggang sa pinutol niya ang communication sa amin. Gusto ko siya makausap kaso di niya kinausap. Di niya ako kinakausap. Di ko magawang i-friend ko siya sa Facebook baka makita ng asawa niya. Hirap akong kalimutan. Makalimutan siya. Okay? Lagi kong tinitignan yung Facebook profile niya. Oy, stalker. Dapat ko siyang nakalimutan siya? Or dapat ko na ba siyang kalimutan? Ayon. Sobrang sakit ginawa niya sa akin. Hindi alam ng family ko na nagkaroon ako ng boyfriend pagdating ng panahon. Anong sasabihin ko sa kanila? Pag nalaman nila ito, ginawa kong ito. Malanding anak. Malandi ang anak nila. Sana ma-advise niyo ako. Thanks, wag niyong sabihin tunay kong pangalan kasi nahihiya ako sa ginawa ko. Sinabi ko ba yung pangalan mo? Hindi naman kumpleto yung pangalan mo. So, okay na yon. Okay, sige. Marami naman ganyang pangalan sa mundo. Okay, sige. Move tayo. Genevieve. Kaya, tama yung sinabi niya. Ladies, hugs. Huwag kayong magpakitang motibo sa lalaki. Kasi talagang, nako. Kapag ang palay ay lumapit sa manok, tutukain ka niyan.
I'm saying that because nangyari na yan sa akin ng maraming beses na kitang nilayasan. Okay. Kung bibilangin, sama ako talaga, no? Sama, ang sama nung nakaraan ko. First experience ko sa babae ay nakita kong meron siyang gusto sa akin at nagpakita siya ng motibo sa akin. Kaya ginrab ko yung opportunity na makuha ko siya. Kasi easy catch. Ano pa lang ako noon eh, 21 years old. Ilang taon ang nakalipas? 16 years ago. I was 21 and she was 16 years old. Yuck. Yuck, si Ron. Ew. Ew. Uy, pasensya na. Nakaraan na yun ah. Ay, yuck. Ano siya? Ano tawag dito? Manyakis. Umapatol sa bata. Uy, hindi na yung bata. Merong buhok na yun. Ang bata, kalbo. Uy, pinapatama ko lang kayo kasi ang ano yung mga topic natin. Sige, may kasalanan po ako doon. Pero lahat kami may kasalanan. So ngayon, tama ngayon. Huwag ka magpakita ang motibo kasi talagang, nako! Pero walang nangyari daw sa inyo. Sabi niya dito, wala naman daw penetration. Okay, sige. Oh, speech niya naman itong topic natin. Bambira, baka may makinig. Uy, huwag niyong pakita to sa mga bata, ha? Okay. Pero sa amin, meron. Masama ako talaga. Okay, sige na nga. Ano bang dapat gawin? Hindi po mo naman... Okay. Hindi mo na obligasyon na ipaalam pa sa ibang tao ang ginawa mong kalokohan. Unless kung kagaya ka sa akin na napakakapal ng mukha ko dahil gusto kong ipakilala ang sarili kong totoo, hindi ako plastic sa inyo, para naman mas maintindihan nyo kung saan ako nanggaling. Ngayon sa point, sa position mo, alam mo, the only entity, okay? The only way na lang, the only person or the only, isang entity eh, na kailangan mong pagsabihan ito, si God. Huwag mo nang sabihan pa kung kanino pa, family mo, no need na. Kasi masasaktan mo rin naman sila at, no, baka hindi ka pa, ganun. Unahin mo lagi si God. Sa Kanya ka humingi ng tawad, sa Kanya ka makipag-usap. Sobrang sakit sa ginawa ko. Okay, so, ano pang gawin mo? Stop na. Disconnect. Okay? Huwag ka na dyan. May asawa na yan. Niloko ka na dyan. Patawarin mo na yan. And, importante, patawarin mo rin ang sarili mo. Kasi, kung hindi mo pinapatawad ang sarili mo, hindi ka makaka-move on. Okay? Papatawarin ka ni God. No doubt. No doubt about it. Gagawin niya yan. As long as you are sincere sa paghingi mo ng tawad sa Kanya. But please naman, patawarin mo na rin ang sarili mo. Tapos na yon. Nagawa mo na yon, hindi mo na mababalik ang nakaraan. Walang time machine, okay? It's not possible. Forget the past and move on. Si God ang magbibigay sa atin ng panibagong simula ng ating buhay. Siya lang at wala nang iba. Okay. Sana naman may pumapasok naman sa puso at isipan niyo sa mga pinagsasabi ko, ha? Don't live in the past. Kasi wala, hindi ka makakausad eh. Sayang ang panahon mo diyan. Wala naman perpektong tao, lahat tayo nagkakasala. Okay? So 'yan ang lagi mong isipin. Si God lang ang pwedeng mag-accept sa atin ng buong buo at magbura ng ating mga kasalanan. Okay. Sige na, huwag nang umiyak dyan, okay? At sana ay maano naman yung pakiramdam mo sa sinasabi kong ito. Pero walang ibang makakapag
nagbigay sa atin ng magandang pakiramdam talaga. Hindi ako, hindi ninuman, kundi si God lang talaga. Kaya, kausapin mo siya. Alright? So, yun. Isa na lang before we... Uy, I think, ano na, patapos na tayo. Tingnan natin to. Uy, voice message. Uy, ang dami. Hello po, ano pong dapat kung sa boyfriend ko o asawa... Huh? Hello po, ano po dapat kung S... Sabihin, boyfriend ko po o asawa na. Hindi ko maintindihan. Lagi niya na po akong binabaliwala. Oh, tas block niya po ako ng messenger na po. Tas minsan po, binuksan ko na po account niya. Nakita ko may ka-GC o group chat po siyang babae. Han po ang tawag nila. Okay. Tinatanong ko po siya tungkol dyan sa han na yan. Sabi niya, di daw alam. Deadma lang po sa nangyari. Tapos sa inis ko, pumasok ako ng GC nila, nagtanong yung han kung sino ako. Tapos pumasok din po yung boyfriend ko. Sinabihan ko po siyang nagtatanong yung han mo kung sino ako. Bakit ayaw mong sagutin? Kako, sa boyfriend ko po. Tapos kinaumagahan po, tinawagan ko po boyfriend ko. Tinanong ko ulit siya tungkol dun sa han. Ginawa po ng boyfriend ko po, conference niya po ako han. At sabi po ng boyfriend ko, ako daw po di makamove, matagal na daw pong hiwalay. Di pa naman po kami hiwalay po. Diyos ko. Sobrang sakit po ang pinamukha niya po sa akin, para akong sinampal ng 5 beses. Dagdagan natin isa, 6 na ha. At di lang po, ano pong gagawin ko? Sobrang mahal ko po. Ay, sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, nagkukulang-kulang ang kanyang mga salita. Ay, nako, kawawa naman to. Okay, anyway. Meron siyang message dito. Amin po. Uy. Gusto ko lang po sana may advice kung ano pong gagawin ko sa boyfriend ko po. Kasi po, nahuli ko po siyang magka-chat sa JC. At tinanong ko po siya tungkol dun sa babae. Sabi niya hindi din ako po kilala. Pero nakita ko po lahat mga conversation nila ng babae. Tapos, paulit-ulit kong tinatanong kung sino yung babae. Pero parang wala lang po sa kanya. Dinidedma niya po lahat. Pati tawag ko, sinasagot hanggang sa blinak niya na lang po ako. And then, kinaumagahan po, kinumpres niya ako dun sa babae na tinatawag niyang honey niya. Pinamukha niya po talaga sa akin na ako daw yung babae, hindi ba ka... Wait lang. Pinamukha niya po sa akin na ako daw po yung babae na hindi makamupon sa kanya. Pero actually po, hindi pa naman po kami hiwalay. Ang gusto ko lang po sana sabihin niya po sa akin, totoo. Kung ayaw niya na po sa akin, hindi po yung ganun nagtatago siyang nakikipagrelasyon sa iba. Ako natang umaasa. LDR po kami, kuya. Ano pong gagawin ko? Sobrang sakit po. Pinamukha niya po sa akin. Salamat po. Need ko lang po ng advice. Ano pong magandang gagawin ko? Hello po. Good morning po. Ako po yung nag-message ka kahapon. Ano pong gagawin ko, kuya? Advice naman po. Hirap na po ako sa boyfriend ko. Message ako ng message sa kanya, pero dinadedma niya lang, hindi mo niya masagot. Tapos, blinak niya na po ako sa messenger. Para hindi ko na po makita na mag-busy siya. Ano pong gagawin ko, kuya? Meron pa siyang babae. Nahuli ko na rin po siya, pero itong tipong tanggi po siya. Nagmamaang-maanga na siya, hindi niya daw po kilala. Matagal na po kayo magka-relasyon. Mayigit 3 taon na po. Nag-liha po kami, kuya. Marami pa akong nakikita tungkol sa kanya. Sobrang sakit po. Pero pag nagtanong po,
Okay, continue natin kasi naputol tayo. Okay, wait lang. Hello po. Ano po? Ako po yung nag-message hindi ko na pala ma-forward. Okay, anyway. So, basically, ang problema niya, yung boyfriend niya, hindi, tawag dito, parang sinasabing siya yung hindi makamove on. Kasi yung lalaki, meron ng pinopormahan sa isang group chat. Okay? Tapos, kinonfront ang babae. Tapos, sinabi ng lalaki na wala na sila. Siya raw ang hindi makamove on. So, yung lalaki kasi may pinupormahan, kaya ginawa niya yun sa'yo. At alam mo, ganun talaga siya. Okay? I bet, hindi lang yan ang ginawa niya. Hindi lang yan, ikaw ang ginawa niyan. Okay? Kaya ang alam mo, LDR, 3 years. Sa 3 taon, ano bang pinagagawa niyong dalawa? Ito na naman tayo eh. Naibigay mo na naman ba talaga yung mga bagay-bagay? Ha? Yung lahat. Tanong ko lang yan sa'yo. Okay? Asawa mo na ba siya? Parang BF pa lang eh. Sabi mo dito sa first part kasi. BF or asawa na. Okay. Binabaliwala ka. Alam mo ang lalaki? Binabaliwala ka na. Wala na yan. Ang lalaki na gusto kong kausapin ka. Ang lalaking importante ka sa kanya, bibigyan ka ng panahon. Ganun. Kapag wala nang mga yan, wala na. Okay? Kaya tingnan mo yung video ko about ano, yung mga signs na ginagawa ka ng boyfriend, tinuturing kang girlfriend ng boyfriend mo, mga signs na mahal ka talang lalaki. Marami yun eh. Ulitin nyo. Hindi mo pa napanood, it's time for you to watch that. Okay? Marami nang natulungan nun at nakarealize ng mga babae. So, ang gagawin mo dyan, oo, mahal mo siya. Pero ikaw ba mahal niya? Hindi. Okay? Masakit man, pero hindi ka mahal niyan. Ano ka na nga eh. Yung tipong hindi ka, ano bang term sa Tagalog niyan? Pinasinungalingan. Yun. Wala. Ah, di ba? Oh. Anong dapat gawin? Forget. Forgive mo muna yung taong nagkasala sa'yo. Okay? Kasi, kung forget lang, hindi mo naman siya fino-forgive, hindi mo ma-forget, kalokohan yon. When you forgive, it could be a start for you to be able to forget. Actually, hindi naman possible to forget eh. It's, you would still be able to, maalala yung nakaraan. But the feeling, sabi nga sa kanta, I still remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Oh, di ba? Naalala mo siya, pero yung pakiramdam mo noon, parang di mo na maalala. Di ba? Parang wala na. Oh, tong may mga nagbe-message sa akin. Sabi ko sa iyo, marami talaga. So, yun. Hindi ko na pahabain. Watch mo yung video ko na sinasabi ko. Then, yung moving on na video ko. Then, sabayan mo ng prayer. Kasi kung wala yan, hindi po kita matutulungan. Okay? Wala akong power to heal you. Only God can heal us. He's the true healer. Hindi ako manggagamot dito ng puso. Okay? Hindi ako manggagamot ng tao. Ganito lang ako para ipaalam sa inyo kung dapat gawin nyo, yung dapat na tahakin nyo, yung pupuntahan nyo, para ma-achieve nyo yung ultimate goal natin. Okay? So, yun. Mukhang parang nag-live din ako, no? So, sana sabihin nyo sa akin kung merong kayong natutunan sa ganitong klaseng format. Ikaw na iniwanan ng boyfriend at pinasinungalingan ng boyfriend, hayaan mo na yon, okay? Hindi mo kawalan ang isang taong kagaya niyan na hindi ka pinapahalagahan. Okay? Tama na.
mahalin mo naman ang sarili mo. Mahal ka ni God. Di ba? So, sana mahalin mo rin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na sira-sirain lang ikaw ng ibang tao. Hanggat sa wala ng buhay mo. Hanggat sa maisipan mong wala ng kwenta yung buhay mo. Kasi meron. Sabi ko nga, hindi naman talaga ultimate goal nating lahat na magkaroon ng ganyan. Si God lang ang makaka-feel ng kakulangan natin sa buhay. Yung emptiness. Alam ko kung bakit tayo ay napupunta sa maling relasyon. Kasi hinahanap natin yung feeling nating kawalan sa ibang tao. Lagi tayo nagkakamali. Hanggat sa hindi yan ang talagang taong design ni God para sa iyo, sasaktan ka lang ng taong yan. Asahan mo, once nabigyan ka ni God ng taong talagang dinisenyo para sa iyo, lahat ng lahat na ngayon, yung hurt, yung pain, yung sakit na naramdaman mo in the past, mawawala yan. Okay? At mapapalitan yan ng kasiyahan at punong-puno ng pagmamahalan. Yun. Asahan mo yung promise ni God sa atin na I will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka nag-iisa. Huwag mong isipin na nawalan ka ng boyfriend o nawalan ka ng girlfriend at nag-iisa ka na. At wala ka nang makakasama. At malungkot ka na. Andyan siya eh. Hindi mo lang siya pinapansin. Kailangan mo lang talagang magkaroon ng personal relationship sa kanya, kay God, through Christ, para maintindihan mo ang sinasabi kong kaligayahan na hindi mo ma-explain bakit ako masaya kahit wala akong boyfriend, kahit wala akong girlfriend, kahit wala akong pera, masaya pa rin ako kasi alam kong meron mong provide sa akin. Ganun. Laging magsaya. Rejoice. Kasi sa araw-araw, always find the goodness sa bawat araw. Okay? Huwag kang mag-concentrate sa mga pangit. Always concentrate sa mga magandang, maliliit man yan, maganda pa rin. It's still a blessing. Oh, binigyan ka ng hininga nung gumising ka. It's a blessing. That's a reason for you to rejoice and be happy. Kahit wala kang kasama, di ba? Ganun yun. You are healthy. Okay, may trabaho ka. Okay, yung mga magulang mo. Andyan sila, yung ganun. Alam mo, kapag tiningnan mo ang ibang tao na mas lower yung position sa'yo, mas ma-appreciate mo yung life mo eh. Di ba? Huwag mo kasing ginocompare yung sarili mo sa iba. Na, uy, ba't wala pa akong asawa? Ang ganda ko naman. Tapos yung kaklase kong pangit-pangit, ang gwapo ng boyfriend. Ako wala. Di ba? Do not compare. Huwag kang ma-pressure. Huwag ganun. Nahihirap ang buhay natin dahil sa mga ginagawa natin eh. Okay? Maging satisfied tayo. Maging content tayo. Contento tayo kung ano mang meron tayo. Okay? Maging contento tayo kung nandiyan ang kaibigan natin. Maging contento tayo kung wala. Alam mo, panoorin mo yung video ko about bakit walang forever. Yun! Maganda yun. Isa yun sa mga pinakauna kong videos at marami nang nakapanood nun. Bakit kaya walang forever? Yun, maintindihan mo yan. Okay? So yan na lang ang gusto kong i-share sa inyo. At sa iyo, sa nagpadala ng sulat nito. So hugs, yun na muna ha. Let me know dito sa comment section kung gusto niyo pang kagaya nitong format ng video natin dito sa Hugot Radio. If you enjoyed it, like. If you don't like it, dislike. Okay, and if you love it, share mo naman, okay? And para mas maraming makapanood at maraming matulungan ng mga videos na ginagawa natin sa Hugot Radio.
You can follow me sa Instagram, just look for Hugot Radio. And subscribe naman dito and hit the bell icon sa Hugot Radio YouTube channel. Punta ka rin ng Facebook, hanapin mo yung Hugot Radio. Or hanapin mo rin yung Ronaldo Hugs. Ako rin yon. Okay? Kasi pwede kayo mag-post doon sa timeline ko. Kasi dito sa Hugot Radio page, ako lang ang nakaka-post dyan. Okay? So, yun. Ano pa ba? Kung meron kayong tanong, padala lang kayo. Okay? Then, kung magpapadala kayo ng message, mas maigi. Palitan nyo na lang yung pangalan nyo para hindi ko naman pinapakita yung mga mukha nyo. Okay? So, yun. Kailangan ko nang i-end to kasi kailangan ko nang kumain. Alas 11 na ng gabi dito at hindi pa ako nagdi-dinner. At meron nang tumatawag sa aking kliyente ko. Nakita ko dito sa cellphone ko at nag-message na siya. So, meron pa akong gagawin. So, thank you so much, Hugs, for spending your night with me or kung anong oras man itong pinapanood mo, day. At appreciate ko. And always, remember. Okay? Itong lagi yung sinasabi. Unahin mo si God sa buhay mo para hindi ka magkamali sa mga desisyong gagawin mo sa buhay mo. Okay? My name is Ronaldo. This is Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Good night or kung hindi man gabi, good morning, good afternoon, kung anong oras mo man ito pinapanood. I'll see you again next time. Alright? Let me know kung na-enjoy nyo ito. Sabihin nyo ito sa comment section. And send some hearts and likes dito sa ating channel. Maraming salamat ha. Gotta go, so go. Wala na ba akong nakalimutan? Yeah, wala na. So, till next time. Thank you so much. My name is Ronaldo. Cheers. God bless.